talaga. Ang buhay ko, pagmamay-ari ng lahat ng minamahal ko. Nagsisisi ka ba na mama sa akin? Hindi. Parang dati, masyado. Kasi andun ang nanay. Pero simula nung umalis, naging salbahay na sa atin si tatay. Basta magkasama lang tayo, kuya. Okay na ako. JR, ang taas ang lagnat mo! JR! Marami kayong bibiling gamot para gumaling ang kapatid mo. Iniwan ko sila sa'yo para alagaan mo. Hindi para saktan at pabayaan lang. Dalawa po kami pwede ang kunin. Ang kapatid mo, pwede. Pero sa'yo, mahirapan na. Wala na raw bagyo. Pwede na tayo bumiyahe. Pwede na. Ako muna. Ang bilang araw na po namin ginagawang search and rescue operation. Pero wala eh. Pati po sa dagat na kumukonekta sa ilog, naganap na po kami. Sa lakas po ng bagyo, posible pong makaligtas pa ang anak niyo. Bilisan nyo. Ay, sorry po. Kasalanan, anak, ha? Hindi mo kasalanan to.
Kasama yan. Oh! Parang nagkaroon ng bata dito! Boy, teka! Uy! Saan ka ba? Uy! Uy! Boy, teka sandali! Boy! Nay, saan po tayo pupunta? Sa pinsan ko sa Bulacan. Anak, itong tatay mo isang isa't kalahating gago. Kasalanan ko lahat, anak. Sana mapatawad mo ako. Ate, gutom-gutom po talaga ako, ate. Alis! Napakain dito. Sakit mo. Mura ako. Uy! Ano pangalan mo? Sumuloy. JR. Sa'yo na lang to. Talaga? Salamat, ah. Sige. Sarap. Salamat talaga. JR, hindi ka na naubusan ng tira-tira sa langit, no? Tsaka sigurado ko, maganda-ganda na ng tinutulugan mo. Kita mo ba, JR? Inayos na ni Tata yung bisikleta. Kung hindi kita naalagaan ng gusto, kung hindi ako naging malakas para sa'yo, kung hindi kita naligtas nung nahulog ka. Pero JR, babawi ako. Tuto pa rin ko yung gusto mo na maging masaya ulit yung pamilya natin. Na maging buo ulit kami. Para sa'yo. Okay, ano ba? Bukoy ko! Bukoy ko! Mas makulit! Bato ko! Makulit ka kaya! Bato ko! Magdasal kayo! Santo Niño. Ah! Masakit na ni Nancy! Aray kayan! Mas masakit pa niya ang pagkanakulong kaysa pagnanakaw ninyo! Pasok! Ge! Luhod! Magdasal kayo! Santo Niño. Maraming salamat po sa Nanay Nancy namin. Dahil hindi po siya nagsasawang alagaan kami, kahit hindi niya po kami kaano-ano. At sana po, matuto na rin po si Muloy nang hindi niya na po ako isabit ng isabit sa gulo. Uy! Ba't mo sinabi yun? Bakit? Diba? Ikaw naman talaga ang nagsabi na sumabit ako? Ha!
Uy, JR, bilang mo naman ako dyan ang balot, oh. Dami mo kasing kinikiti. Ano ko ba? Nanay Nancy, oh. Ano yan? Kinita ko po. Tago mo na yan. Po? Hindi niyo po buo kunin. Kita mo yan, kaya itago mo yan. Para pagpasok mo. Sir, hati na lang tayo, Fred. Ayaw kasi kulin ni Nanay Nancy. Yan, dyan ka magaling. JR, importante magkaroon ka ng pinag-aralan. Hindi naman po pwede, anak, na buong buhay mo nandito ka lang sa kalye. Huwag kang gagaya dyan kay Muloy. Tamad mag-aral. Alam mo, mahirap makaalis sa lugar na ito. Pero alam ko ikaw makakaalis ka. Eh, Nanay Nancy, kumikita naman po tayo ng pera dito, di ba? Oh, yan oh. Oh, kita dito, anak. Barya-barya lang. Kailangan mo yung maraming-maraming pera para umasenso ka sa buhay. Kailangan mo magtapos ng pag-aaral. Kasi yun lang alam kong paraan. Para kahit papano, makakuha ka ng magandang trabaho balang araw. JR! JR! O Muloy! Bakit? Nakita na lang daw doon si Nanay Nancy na kabulag na. Kulas, gumastos siya ng mansanas ng 30 pesos at 25 pesos ang ginastos sa orange. Magkano ang natira sa kanya? JR. Ma'am, 45 pesos po. 55 pesos lang naman po kasi yung ginastos niyang prutas. Nasagot mo ang tanong ko kahit natutulog ka? Eh, sisiyo lang naman po ko sa akin yan, ma'am eh. Pero hindi yan ang rason para matulog ko sa klase ko. At hindi rin dahil matalino ka sa math, eh pwede ka nang mamiloso po pa. JR, labas. Labas. Uy, malaking pera to ah. Puro na lang tayo pera. Pwede ba? Magpahinga muna tayo. Ano ka ba, Muloy? Wala na nga si Nanay Nancy eh. Gusto mo bang magutom? Ito na nga, umupulot na. Hoy! Andiyan na naman kayo? Muloy! Takbo! Bilis! Tingnan muna tayo! Ano ka ba, Muloy? Kailangan na natin bilisan para maabutan natin si Mang Sisto. Parang mabili niya na to. JR? Ma'am? Dito kayo nakatira. Opo. Kay Nanay Nancy po itong bahay. Nasaan si Nanay Nancy? Ilang buwan na rin po siyang patay eh. Kaya kaming dalawa na lang po ni Muloy ang natira dito. Saan kayo kumukuha ng... Ng pera po, ma'am? Ah, sa mga patapong bakal po. O kaya plastic. Pagtapos po ng klase namin, yan po yan, mga binibenta po namin yan. Para po magkapera kami. Tapos, doon po kami bibili ng pagkain. Para pong... surviving! Tama po ba English ko, ma'am? Pero ang ibig ko sabihin, nasaan yung mga tunay niyong mga magulang? Wala na po akong magulang. Tsaka po siya. Alam niyo, meron akong kilalang taga DSWD. Naku, ma'am. Huwag na po. Magkahiwalay lang po kami ni Muloy. Kaya naman po namin eh. Pagtsagaan niyo lang po ako. Kung minsan po, nakakatulog ako, eh pagod lang po ako nun eh. Huwag niyo na lang po ako paalisin ng classroom. Yun na lang po ang tulong niyo sa amin, ma'am. Tsaka, ma'am, sabi po sa amin ni Nanay Nancy, mag-aral daw po ako mabuti. Pagtsagaan ko raw po yun. Kasi, ma'am, gusto ko po paglaki ko. Mayaman ako. Alam niyo,
mabait si Nanay Nancy. Pangako ko sa inyo na tutulungan ko rin kayo makapag-aral. Wow! Ang ganda! Talaga? Salamat po, teacher. Nagdala rin ako ng sampagita para sa puon nyo. Diba, dito kayo nagdadasal? Oh, ayan. Now, let's get back to activity 4. Can you read this, JR? Sige na, basahin natin. Ito po? Command? Oo. Sige, mamaya ikaw ang pababasahin ko, ha, Muloy? Sige, ikaw muna, JR. Give me... Pabili nga mo si Boy. Sige po. Salamat ha. Psst, Boy, Yosi nga. Sige po, sandali lang po. Sige. Thank you, sir. Salamat! Naku, salamat! Uy! Excited na excited po ako eh. Naku! Alam mo, JR, proud ako sa'yo. Kaya nga ni-recommend na kita sa national eh. At ang scholarship mo, approved na rin. Tapos may konti ka pang allowance. Salamat po talaga. Di bale, dadalawin kita palagi sa klase mo. Kaya lang, hindi na ako magtuturo. Ma'am? Aalis na ako papuntang Hong Kong. Alam mo naman, kailangan ko ng malaking income. At ipangako mo sa akin, magtatapos ka ng pag-aaral. Nakalimutan ko, memoryado mo nga pala hanggang kahuli-huli ang sente mo. Sira ulo ka! Teka lang, ayan no! Mananalo na tayo! Bongit! Bare, sorry na. Bare! Sira ulo ka eh. Tanggal ata ilong ko dun ah. Tinitig na nun. Sino yun? Eh, bakla ata yun. Kumukuha ng mga lalaki dito. Ay, Tol, baka kursunada ka? Hiyaman tayo biglaan yan. Sira ulo ka! Aray! Yung ako ng may-ari. JR? Yung ako ng may-ari. Isang snip. Gusto mo? Libre hipo. Bata pa ako, no? Pangako ko sa'yo. Pag ready ka na, ako ang unang mag-deliver tonight sa'yo. Kailangan natin mag-ibig. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Ka naman. Walang pera yan ako. Ano ka ba? Uy! Ano yan? Uy! Sinyada to. Hindi.
Galing. Uy, JR, ang galing mo, ah. JR! Manuel Lakpil Jr. po. Lorenzo Antonio, President and CEO. Ibig sabihin yan, siya yung may-ari ng kumpanya na gumagawa ng magagarang building. Big time. Akalaan mo, no? Mukhang type ka talaga, JR. Igilan mo ako. Mabait yung tao. Huwag mong pag-isipan na kung ano-ano. Sarap ito. Manang Vida, napakainit. Pakisabi dun sa driver, buksan na yung aircon. Napakainit. Opo, sir. Ha? Opo. Ay, okay. JR, ang ginagawa mo dito? Ha? Sabi niyo, kung may kailangan ako, lumapit ako sa inyo. Alam mo ang kailangan mo? Kahit na ano? Gusto kong mag-aral. Sabi nila, mag-isa ka na sa bahay, walang kasama. Pwede kitang samahan. Hanggang sa pagtanda mo, hindi kita iiwan. Ipipenda ko sarili ko sa'yo. Kahit anong gusto mo, pipigay ko sa'yo kahit ano. Paganda-paganda ako eh. Lahat na lang nawawala sa'kin. Hindi ako katulad ng iniisip mo. Papaluin ako ni Nanay Nancy nito kung buhay pa yun. Sorry. Manuel! JR. Sige. You can stay here as long as you want. Okay? Ha? Huh? Jael, Tres, pumasok na kayo dito sa loob ng bahay. Kakain na tayo. Sige po, Nay. Sunod po kami. Matagal na ho daw lumipat yung Manuel at Marilyn Lakpil mula sa Surigao. Dito sa may kawayan. Matalaga na mahal ko. Oo naman. Gutom ka na ba? Di pa. Okay lang. Tuwan na kita. Oh, ano, ha? Ayusin niyo yung mga gamit niyo dito sa loob ng cabinet. Pagkatapos, bumaba kayo para
kumain. Isama nyo na nga rin itong kahon, tsaka yung sako, ha? Nang maitapon na sa basurahan, ha? Sige, sige. Hindi ko alam. Nagpapapasok ka ng mga batang kalye dito sa bahay mo. Paano ka nakakasiguro na hindi masasamang tao yung mga yan? Dito na ba talaga tayo titira? Okay naman, diba? Jowa mo na Sir Lorenzo, no? Ah, sige ah. Umulis ka. May ganun bang abait na tao? Na basta na lang tayong aampunin, walang kapalit? Manuel Nakpil Jr. ang pangalan niya. Junior? Anong plano mo dun sa bata? Sa totoo lang, hindi ko alam. Kapag nakikita ko siya, parang nakikita ko si Marilyn sa kanya. At yung dating ako. Sa akin ang lahat ng to. Ito ang ginagawa ko. Tayo ng mga bahay, mga buildings, mga malalaking infrastructure. Sa ngayon, hindi mo pa naintindihan yan dahil kailangan mo mag-aral. Gusto kong kumuha ka ng course na mapapakinabahan kita. Yayama ka dito. Hindi ba yun ang gusto mo? Gusto. Pero mas gusto kong maging klaro. Para alam ko lang. Aasawain mo ba ako? Hindi ko alam kung paano, kung saan mo naisip yung mga ganyang bagay. Kasi imposible ka baitan mo. Hindi madali para sa akin na makarating ako sa ganitong klaseng posisyon. May mga tao akong pinagkatiwalaan. Kaso inubuso nila ako. Pero alam mo, may mga mayayaman rin na tumulong sa akin. Na walang halong kapalit. Ang pagtanaw ng utang na loob ko sa kanila ang ginagawa ko para sa'yo. Yun lang yun. Sa maniwala ko, hindi. Pero kung pinagdududahan mo pa rin ako, sige, pwede ka na umalis. Pero kung hayaan mo akong tulungan kita, eto ang offer ko sa'yo. Adoption papers. Kung pipirmahan mo yan, ikaw na si Carlos Antonio. Yung tatay ko kasi, gustong-gusto akong magkaanak na ipapangalan sa kanya. At lahat ng to, magiging iyo rin. Uloy! Anong ginagawa mo dyan? Kinuha ko tong mga to. Sira ulo ko ba? Hindi ako sira ulo. Parang nagnanako ka. Umalis na tayo dito. Akin na yan. 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 Kulang pa to sa mga ginawa niya sa atin. Ano? Hindi mo pa nga talaga kilala ko si Lorenzo Antonio na yan. Ano bang binagsabi mo, pare? Ano ba? Dumano ka sa atin. Alam mo ba kung ano'y tinatoy sa lugar natin? Building. Building ni Lorenzo Antonio. Siya yung dahilan kung bakit yung buong komunidad natin nawalan ng tirahan. Kaya kulang pa to sa mga panggagago niya sa atin. Para mo nagagawang maging matigas ang puso mo. Kahit marami kang tao sinasagasaan sa pag-angat mo. Kung lalambot-lambot ka, JR, lalamunin ka ng mundo. Minsan, yung mga minamahal mo sa buhay, yun din ang magtatraidor sa'yo. Survival, JR, ang sagot. Kung alis ka, at tataliguran mo ang in-offer ko sa'yo, sige, best of luck. Diba sabi ko sa'yo, hindi kita iiwanan. Kung ganun, magsimula ka na magsanay sa ingay.
Carlos. Dad? Dinadayo mo na rin pala yung mga ganitong lugar, ha? Alam mo ako, Muloy. Hindi ko kailangan bumili ng babae. May hanapin lang tayo na madalas daw dito. Good evening, sir. Thank you.